yung chief of staff dati ni Enrile na si Gigi Reyes ay napalaya nung isang araw, nung 19 ng January. Dahil sa January 17 na desisyon ng Korte Suprema. Ano po ba yung desisyon ng Korte Suprema? Matagal na raw na nakakulong si Gigi Reyes, 9 years na. Kasi sinampaan ito ng kasong plunder kasabay ni Enrile at Nina Pulis noong panahon ni Pinoy, 2014. Tapos yung kanyang kaso, yung kanilang kaso, hindi naman halos daw umuusad. Kaya sabi ng Korte Suprema, violation na ito ng rights ng akusado sa speedy trial. At dahil na-violate na yung kanyang right to speedy trial, napakatagal na ng kaso na yan, pwede na siyang palayain gamit ang tinatawag na writ of habeas corpus. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang desisyon kasi ng Korte Suprema, alam nyo naman po sa ating konstitusyon, mayroon pong isa sa mga constitutionally guaranteed rights, ginagarantiyahan ito ng konstitusyon na karapatan ng mamamayan, ay yung ano, rights ng akusado, isa sa mga rights ng akusado, ng isang mabilisang paglilitis ng kanyang mga kaso. Ano? So, right to speedy trial. O ngayon sabi ng Korte Suprema, yung right ni Gigi Reyes bilang akusado, yung right niya sa speedy trial, constitutional right to speedy trial ay na-violate na. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. O sige mga kabunyog, bakit uli i-discuss ko tong issue ni dating Senadora Laila De Lima? Kasi nung isang araw, January 19, oh, nabalitaan nyo yon, yung dating chief of staff ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ngayon, si Gigi Reyes napalaya nung isang araw. Masyadong personal kay Duterte ang kaso ni Laila De Lima. Ganon din si Marcos Jr. Hindi niya mapalagan si Duterte. Ang problema, alam naman na nilang mali na patuloy pa rin nakakulong si Laila De Lima. Mali na eh. Ito'y issue na ng tama at mali. Ang problema dito, hindi na nila na ipaglalaban ang tama. Ah, kahit mali, tinatanggap na nila yan kasi takot sila kay Duterte. Ang kawawa dito, si dating Senadora Laila De Lima, mga kabunyog. Matagal na mga kabunyog na grabe na itong ginagawa nila kay Laila De Lima. Kaya minsan pa mga kabunyog, kung akong tatanungin, dahil nga lumabas itong kay Gigi Reyes na writ of habeas corpus, interim writ, kung ako lang tatanungin, hindi na kailangan yan. Kailangan na ngayon, decision na ng judge, yung petition for bail. Kahit yung petition for bail lang, hindi naman ibig sabihin i-dismiss na yung kaso. Hindi, ituloy yung kaso. Pero palayain na si Laila De Lima kahit man lang payagang makapagpiyansa. Tutal, napakalinaw naman, the evidence of guilt is not strong. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So January 19, pinalaya si Attorney Jessica Gigi Reyes. Yan po ano, chief of staff po yan. Yan ang hepe ng opisina ni dating Senate President, dating Senador Juan Ponce Enrile. Pareho sila akusado dyan. Si Enrile, una nang napalaya noon pa, ang ground ng pagpalaya kay Enrile, humanitarian. Kasi matanda na raw. Matanda na raw si Enrile, so hindi niya nakaya yung pagkakakulong, kaya binigyan siya ng pagkakataong makapag-bail. Ano? Binigyan ng pagkakataong makapagpiansa si Enrile. Pero naiwan yung kanyang chief of staff, si Gigi Reyes. Ha? So, hindi po siya nagpiansa. Ha? Tandaan po natin, iba po ito. Hindi po ito bail. Hindi po ito bail. Ha? Ilinaw ko lang, hindi naman pagpiansa ang pinag-uusapan dito. Yung si Gigi Reyes ay pinalaya, hindi dahil nagpiansa siya. Hindi po. Ang dahilan kaya siya pinayagang makalaya, writ of habeas corpus. Tinawag nila po itong interim writ. Ah, tinawag ito ng Korte Suprema na interim writ. Bakit? Ano po ba kasi ang bakit tinawag itong interim writ?
Kami po kasing mga abogado, ang writ of habeas corpus, ang ginagamit po na, nauso po kasi yan eh, yung writ of habeas corpus, very familiar, very ano po yan, familiar yan na remedy ng mga abogado nung panahon ni Marcos. Nung panahon kasi ni Marcos, nung hindi niya pa sinususpend ang writ of habeas corpus, kapag nagpa-function pa ang writ na yan, yung writ, yung kasulatan, yung order na yan ng korte, halimbawa may isang tao pinaghihinalaan ng mga military at pulis na ano, NPA, dadamputin nila ito kahit walang ano, dadamputin nila ito kahit walang warrant of arrest. O, aarestuhin. Ngayon, pag nalaman yan ng pamilya na dinampot yung kanilang kamag-anak, halimbawa si Juan de la Cruz, dinampot ng mga militar, dinala sa kampo. Ang remedyo, pag humingi ng tulong legal yung pamilya niyan, kaming mga abogado, ang pinaka-isang ano namin dyan, remedy na ginagamit, dinampot yung kamag-anak, si Juan de la Cruz, walang kaso, walang warrant of arrest, ang remedy namin, writ of habeas corpus. Bakit ma-remedy namin ang writ of habeas corpus? Kasi po, ang writ of habeas corpus, priority writ yan. Kapag nag-file kami ng writ of habeas corpus sa korte, kaagad-agad a-actionan dapat ng korte yan. Maghihiring dapat kaagad ang korte niyan kasi habeas corpus yan eh. Habeas corpus. Pag habeas corpus, habeas. Ang corpus, o di po ba, corpus is body. Body. Pag sinabi nating, di ba, Corpus Christi, o di ba? Pag sinabi nating Corpus Christi, body of Christ. Di ba? O, yan. Yan yung ano, Corpus Christi, body of Christ. O, di ba? O, kaya pag sinabing habeas corpus, corpus is body. Habeas, produce. Produce the body. Literally, yan po yung translation ng habeas corpus. So kami, pag mayroong inaresto na wala namang legal na batayan, tapos inaresto ng mga militar o kaya ng pulis, humingi sa amin ng tulong legal, kami kaagad, ang remedy namin na ginagamit dyan, writ of habeas corpus. Magpipetition kami sa korte ng writ. Ang petition of the writ of habeas corpus, pag na-file yan sa korte, kaagad-agad dapat aksyonan yan ng korte. Maghihiring kaagad ang korte. Bakit maghihiring? Kung si Juan de la Cruz ay dinala halimbawa sa kampo ng military, halimbawa sa kampo ng 4th Infantry Battalion sa ganitong lugar, uordera ng korte yung 4th Infantry Battalion kung sino man ang commanding officer doon na i-produce yung body ni Juan de la Cruz dalhin sa korte. O yun. Kaya produce the body, habeas corpus. Bakit kailangan i-produce yung body? Para dalhin ng military sa korte yung kanilang yung inaresto nila at ipaliwanag nila sa korte bakit ito nila inaresto. Ipapaliwanag ng military na nag-aresto bakit nila ito inaresto at bakit hinuhold nila, dinidetain nila sa kampo nila. Pag nakitang walang batayan yung pagdetine, yung pagdetain, mag-o-order ang korte, i-release yan. O, ganyan po kakapangyarihan ang writ of habeas corpus. Yan yung traditional, yung pagkakaintindi namin ng habeas corpus. Pwede rin magamit ang habeas corpus, tapos na yung hearing, tapos na. Pero nakikita namin na yung conviction niya ay hindi makatarungan, pwede rin magpetition uli ng writ of habeas corpus. Pwede rin. So yan po ang dalawa, ano, bago pa man wala pang kasong nakasampa, pwede ka nang mag-file ng writ of habeas corpus, petition for the writ. O kaya tapos na yung hearing ng kaso, sa tingin mo maraming na violates na rights ng akusado, kahit convicted na, pwede ka pa ring mag-file ng petition ng writ of habeas corpus para palayain yung convicted ng akusado, yung convicted ng kliyente mo. O yan. Kaya pwede doon. Ngayon, itong nangyari ngayon, bago na naman to. Bago itong ginawang ito ng Korte Suprema. Nagpetition yung abogado nila Gigi Reyes ng writ of habeas corpus. Palayain si Gigi Reyes kasi violated na yung kanyang constitutional right na speedy trial. Ang nung ginawa ng Korte Suprema, i-grinan, pinagbigyan yung petition for writ
of habeas corpus ni Gigi Reyes. Kaya pinayagan siyang makalaya, nag-issue ang Korte Suprema ng tinatawag na interim writ. Bakit interim writ? Bakit may tawag na interim? Yung kasing writ of habeas corpus dun sa una, yung dinidescribe ko, na inaristo ka ng military, wala namang basihan, pinoduce yung body mo sa korte, tapos sabi ng korte, palayain mo yan. Yung pagpalaya na yun, permanente na yun. Permanente na yun. Yung isa pang writ of habeas corpus, yung tapos na yung pagdinig ng kaso, pero nagpetition ka after conviction. Habeas corpus, palayain. Dahil hindi makatarungan ang nangyaring pagdinig sa kaso, pwede pa rin yun. Papalayain na naman siya ng Korte Suprema. Writ of habeas corpus din yun. Pwede yun. Permanent yun. Itong binigay kay Gigi Reyes, writ of habeas corpus, pero hindi siya malaya pang ganap. Hindi pa ito, hindi pa siya libre sa kaso. Kaya nga, interim. Interim. So, parang ang epekto nito, parang bail. Di ba? Ganun din kasi ang bail eh. Ganun din ang piyansa eh. Ang piyansa, hindi ka pa naman libre sa kaso mo eh. Makakalaya ka, magbibigay ka ng piyansa, makakalaya ka, pero habang nasa laya ka, pag may hearing, mag-a-attend ka. O, tuloy pa rin yung kaso mo. Yan yung bail. Yan yung bail. Itong binigay kay Gigi Reyes ng Korte Suprema, ganun din ang effect. Hindi pa siya libre do sa kaso niyang plunder. Babalik pa siya at mag-a-attend sa mga hearing kasi pananagutan niya pa rin yung kaso niya. Pero hindi siya nagbayad ng bail kasi hindi naman bail ito. Writ of habeas corpus ito. Pero ang effect, para ka na rin nag-bail. So, ganito. Pareho ng bail ang effect, makakalaya, pero tuloy ang hearing. Ang pagkakaiba, hindi ito bail kasi hindi naman siya magbabayad ng bond. So, ito yon. So, mayroong mga ideya ngayon, tulad ni Attorney Chudorte, ang sabi ni Attorney Chudorte, human rights lawyer din ito at dating spokesperson ng Korte Suprema, ang sabi niya, itong naging desisyon sa kaso ni Gigi Reyes ay pwedeng magamit ni Laila De Lima. Pwede ring magpetisyon sa Korte Suprema, writ of habeas corpus, para i-petition sa Korte Suprema na palayain na si Laila De Lima, mag-issue rin ng parehong temporary writ o interim writ. Hihilingin sa Korte Suprema na mag-issue rin ng interim writ, pareho ng ginawa kay Gigi Reyes. Dahil nababiolate na rin ang rights ni Laila De Lima bilang akusado. Bakit nababiolate? Ilang taon na ba siyang nakukulong? 6 years? O 6 years na nakukulong si Laila De Lima, tapos ang tagal-tagal na ng kaso niya, ang mga testigo, nagrecant na. So, nababiolate na yung rights ni Laila De Lima. So, sabi ni Attorney Chuderte, pwede rin magpetisyon sa Korte Suprema, interim writ din, katulad ng inisyu kay Gigi Reyes. Bakit daw pwede? Kasi doon daw sa ruling, sa decision kay Attorney Gigi Reyes, kung kaya ito nakalaya, wala namang sinabi ang Korte Suprema doon na itong decision ito applies only in this instance. Alam niyo po kasi ang Korte Suprema, kapag ang decision nila ay mag-a-apply lamang on that particular case, sasabihin nila yan. Ano? Sasabihin yan. The decision in this case applies only in this case. In this instance, wala daw sinabing ganon. Walang ganong pronouncement ang Korte Suprema. Yun yung sabi ni Attorney Chudorte. So sabi ni Attorney Chudorte, dahil wala namang sinabi ang Korte Suprema doon sa naging desisyon kay Attorney Gigi Reyes na the decision in this case applies only in this instance. Walang ganon. Dahil walang ganon, pwedeng magamit yung argument doon para kay Laila De Lima. So ngayon, gagamitin na ba yan ng abogado ni Laila De Lima? Nasa discretion yan ng abogado ni Laila De Lima. Ang sinasabi lang ni Attorney Chudorte, human rights lawyer din yan, spokesperson yan nung panahon ni Maria Lourdes Sereno, ng Chief Justice si Maria Lourdes Sereno, yan yung spokesperson, si Attorney Chudorte. Kaya magaling na lawyer din yan. Si Boying Rimulya, Secretary of Justice, ganun din ang opinion. Sabi niya, Pwede yang magamit. Pwedeng magamit na yan ni Laila De Lima. Ngayon,
ang medyo kumukontra at iba yung opinion, si Medardo Guevara. Si Medardo. Si Medardo Guevara, dating Secretary of Justice nung panahon ni Duterte, at ngayon ay Solicitor General sa panahon ni Marcos Jr. Matalino yan, si Medardo Guevara, dating bartap na chair yan nung mag-take siya ng bar. Ang opinion ni Medardo Guevara, hindi raw automatic yan. Case-to-case basis daw. Depende sa facts of the case. Ganon din ang opinion ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, tingin ko hindi. Tingin ko hindi pwedeng magamit yan kay Laila de Lima. Kasi iba yung facts daw ng kaso ni Laila de Lima kay Gigi Reyes. Si Gigi Reyes ay 9 years nang nakakulong. Hindi pa naman daw 9 years si Laila de Lima. Pangalawa daw, si Gigi Reyes daw nakulong doon sa normal na kulungan sa Taguig. Sa Bicutan, yung normal na kulungan ng mga, yung female dormitory, kulungan ng mga babaeng preso. Samantalang si Laila de Lima daw, special na kulungan daw. Kaya hindi mo naman masasabing napakahirap ng pinagdaanan ni Laila de Lima. Yun ang sinasabi naman ni Harry Roque. So, anong opinion natin dyan? Ano mga kabunyog? Itong si Harry Roque talaga at itong si Guevara, talagang mga matindi rin itong mga to, ano? Itong si Harry Roque. Human rights lawyer pa itong naturingan nung panahon . Napakatindi. Kailangan bang napaka-eksaktong pareho? Ito naman si Harry Roque. Kailangan bang eksaktong kailangan bang 9 years din makulong si Laila de Lima? At kailangan ding nakakulong din siya sa ordinaryong kulungan para mag-apply yung desisyon kay Gigi Reyes? So, ganun ba tayo? Hindi naman ganun yan. Hindi naman kailangang equally, similarly situated. Yun yung ano dyan. Ha? Kailangan bang equally, similarly situated? Ang kailangan mo dyan tingnan, ano yung sinabi doon na ano? Anong ginamit na termino ng Korte Suprema doon? Anong ginamit na ano doon? Vexatious, ano ba yon? Ano ba yung term na ginamit? Sorry ha. Hindi ko kasi dinownload yung desisyon ng Korte Suprema. Pero may ginamit na term doon . Ang ano doon mga kabunyog, hindi naman kinakailangan na equally or almost, 100% should be similarly situated. Hindi naman ganun yun. Ano ba yung ano doon? Ano ba yung spirit? Kapag sobra na ang ano mo, ang sobra na ang pagsasuffer mo, unjust, hindi na makatarungan. Hindi pa nariresolba ang kaso mo. Ayun, tulad nung yung sinabi kay Gigi Reyes, akusado siya sa plunder. Pero hindi pa raw nariresolba yung kaso, 9 years na. Kumbaga, sabi ng Korte Suprema, pwede na siyang isyuhan ng interim writ of habeas corpus. Kay Laila de Lima, pwede ba yan? Ay lalong natural na pwede kay Laila de Lima kasi napakalinaw na unjust na ang pagkatakulong sa kanya. Unang-una, kay Gigi Reyes, wala namang bumaliktad ng mga testigo . Yung mga testigo, mantinido pa rin. Samantalang kay Laila de Lima, bumaliktad na yung mga testigo. Pangalawa, kay Gigi Reyes, plunder. Plunder, 174 billion pesos. Korupsyon. At hindi korupsyon na maliitan lang. Plunder nga . Pandarambong. Kay Gigi Reyes, hindi gawa-gawa yung kaso. Totoo talaga yung kaso na yun. Hindi trump up, hindi gawa-gawa. Kay Laila de Lima, gawa-gawa yung mga kaso . Kahit nga nitong huli, si Sandra Cam, umami na. Sabi niya, sorry dahil nagpagamit ako noon kay laban kay Laila de Lima. O, di ba? Ibig sabihin, mas matindi na yung pang-aapi kay Laila de Lima kaysa kay Gigi Reyes. Ang pagkakaiba lang nila, 9 years, medyo mahaba ng ilang taon si Gigi Reyes kaysa kay Laila de Lima. Pero kung pag-uusapan yung pagiging unjust, pagiging di makatarungan, di makatao, mas matindi pa nga ang sitwasyon ni Laila de Lima. Bakit? Unang-una, yung kay Gigi Reyes, hindi gawa-gawa yung kaso. Hindi gawa-gawa yung kaso. Talagang mayroon silang
nadambong na 174 billion. Ang depensa lang ni Enrile, ha? Ito yung depensa ni Enrile, hindi ko alam yan. Hindi ko alam yung ginagawa ni Gigi Reyes na may usapan pala sila ni Napulis. Yung aking pork barrel o pidap, hindi ko alam na dinadivert na pala yan doon sa mga ghost na mga NGOs ni Napulis. Kung mayroon mang ganyang nangyari, kagagawan niya ni Gigi Reyes. Yun ang depensa ni Enrile. Ang sabi naman ni Gigi Reyes, hindi, alam ito ng aking principal. Ibig sabihin, sabi ni Gigi Reyes, legal yung aming mga ginawa. Walang illegal doon. Yung mga ginawa kong pagperma doon sa mga pag-transfer ng pondo doon sa mga NGOs ni Napulis, may order ng aking sub-principal, si Enrile. O nagtuturoan na sila ngayon kung sinong may sa... Ibig sabihin, mayroon talagang involved na perang 174 billion, million. Ganun din kay Bong Rebilla. Kaya yung mga PIDAF cases na yan, yung mga kasong PIDAF, Napulis, sangkot sila Enrile, yung Gigi Reyes, hindi yan trumped up charges. May matitibay talagang ebidensya dyan. At hanggang ngayon, hindi bumabaliktad ang mga testigo dyan. Yung mga kasabwat ni Napulis sa paggawa ng mga ano, ng mga ghost na mga liquidations, wala. Ano pa rin yun? Yung mga whistleblowers na yun, sila Binhorloy, sila Sunyas, nandyan pa rin. So ibig sabihin, walang bumabaliktad sa mga testigo. Yung mga ebidensya, nandyan pa rin intact. Kay Laila de Lima, yung mga ginamit na testigo, lahat na halos nagsabing ginamit lang kami, hindi totoo yung mga sinabi namin sa affidavit namin. Diba? Si Kerwin Espinosa, si Ronnie Dayan, si Rafael Lagos, diba? Tapos ngayon, si Sandra Cam, lahat nagsasabi na kung dati noon may mga affidavit silang pinirmahan, nung in-interview sila, idiniinla si Laila, lahat ngayon nagsasabing, hindi, ginamit lang kami. Nagsusorry na kami kay dating Senator Laila de Lima. Sorry. Diba? So ibig sabihin, mas unjust, mas hindi makatarungan ang patuloy na pagkakakulong kay Laila de Lima. Itong si Minardo Guevara, itong si Harry Roque, ewan ko ba kung may mga konsensya pa yung mga yan. Itong si Harry Roque lalo na. Sabi niya, hindi raw pareho ang kaso ni Laila de Lima at saka ni Gigi Reyes. Kailangan daw yung facts ng case pareho. Si Gigi Reyes daw, 9 years na nakakulong. Si Laila daw, 6 years pa lang. Si Laila de Lima daw, nakakulong sa special na kulungan. Si Gigi Reyes daw, ordinaryong kulungan. Kailangan bang eksaktong ganun? Hindi naman ganun ang sinabi ng Korte Suprema doon. Anyway, ako lang kung akong tatanungin, kahit hindi na sana gamitin yung mga writ of habeas corpus na yan, panibago na namang ano yan, prosesong dadaanan. Ang kailangan gawin ngayon, yung judge sa kaso ni Laila de Lima, kung ayaw niyang, siyempre, patuloy pa rin ang pagdinig ng kaso, yung petition for bail ni Laila de Lima, action na na. Mayroong petition for bail si dating Senador Laila de Lima, napakatagal nang nakabinbin yan sa korte. Dapat yan action na na ng judge. 3 ang kaso ni Laila de Lima sa drugs. Acquitted na siya doon sa isa, 2 na lang natitira. Ang mga testigo doon sa 2 natitira na yan, nagbawi na ng kanilang testimonya. Ano ba ang requirement sa bail para payagang makapagpiyansa ang akusado? O di ba ang requirement lang naman dyan, the evidence of guilt is not strong. Bakit? Hindi pa, ano bang ano? Di ba malinaw naman ang the evidence of guilt is not strong? Nagbabaliktaran na yung mga testigo eh. At sinalang na sa korte yung mga testigo. Tinanong, kayo ba'y talagang binabawi nyo yung testimonya nyo o baka nabayaran din lang kayo ng company de Lima o baka tinakot kayo? Hindi po. Pinilit lang talaga kami noon. Nagsisisi na po kami. Ang ano dito, kailangan natin dito, wag ako lang ha, kahit wag nang magpetisyon sa Korte Suprema ng habeas corpus. Kailangan ang aksyonan ng judge yung petition for bail. Kung hindi man tatapusin na yung kaso ni Laila de Lima, payagan siyang makapiyansa. Ang problema kasi dito si Duterte. Sa totoo lang, kanina diniscuss ko na ang pinaka-problema ni Marcos Jr. si Duterte. Si Remulla bilang Secretary of Justice, alam niya yan na wala nang matibay na ebidensya kay Laila de Lima. Hindi na nga nila dapat ino-oppose yung petition for bail. Pero bakit hindi nila magawa? Kasi takot sila Remulla kay Duterte. Ha? Sa issue pa nga lang ng bantag, dinudumog na si Remulla ng mga supporters ni Duterte. Pag
Hindi kumontra ang Secret ang Justice Department, yung prosecutor ng DOJ, pag hindi kumontra sa petition for bail ni Laila de Lima, ha? Lalong magagalit si Duterte kay Larimulya at kay Marcos Jr. Takot sila kay Duterte. Pero dahil justice yan, justisya, dapat pairalin yung justisya. Palayain na si Laila de Lima. Yan po talaga ang kailangan. Ano mga kabunyo? Mas mabuti pa yung ibang bansa. Yung mga ano ha, yung mga kongresista at senador ng United States, yung mga parliamentarians ng iba't ibang mga bansa sa Europe, Canada, humihiling sila sa Pilipinas. Pag-aralan nyo naman na ang kaso ni Laila de Lima, kawawa na siya. Kaya lang hindi talaga makapalag sila Rimulya, sila Duterte, ay sila Marcos Jr. kay Duterte. Ayaw nila. Kasi para sa kanila, malaking issue ang pagpapalaya kay Laila de Lima. Pag pinalaya si Laila de Lima, ano, kahit yung judge, ha, lahat ng ito, dahil kay Duterte, hindi nila maano eh, hindi nila natatakot sila kay Duterte. Si Rimulya, alam niya, pag pinalaya si Laila de Lima, kung kay Bantag nga, dinudumog siya, kinukuyog siya ng mga maka-Duterte, ay di lalo na pag pinalaya niya si Laila de Lima. Masyadong personal kay Duterte ang kaso ni Laila de Lima. Ganon din si Marcos Jr. Hindi niya mapalagan si Duterte. Ang problema, alam naman na nilang mali na patuloy pa rin nakakulong si Laila de Lima. Mali na eh. Ito'y issue na ng tama at mali. Ang problema dito, hindi na nila na ipaglalaban ang tama. Ah, kahit mali, tinatanggap na nila yan kasi takot sila kay Duterte. Ang kawawa dito, si dating Senadora Laila de Lima, mga kabunyog. Matagal na mga kabunyog na grabe na itong ginagawa nila kay Laila de Lima. Kaya minsan pa mga kabunyog, kung akong tatanungin, dahil nga lumabas itong kay Gigi Reyes na writ of habeas corpus, interim writ, kung ako lang tatanungin, hindi na kailangan yan. Kailangan na ngayon, decision na ng judge, yung petition for bail. Kahit yung petition for bail lang, hindi naman ibig sabihin i-dismiss na yung kaso. Hindi, ituloy yung kaso. Pero palayain na si Laila de Lima kahit man lang payagang makapagpiyansa. Tutal, napakalinaw naman, the evidence of guilt is not strong. Di ba? Ano ba ang kailangang patunayan para payagang makapag-bail? O di ba si Bong Navarro, yung kaso niya, no bail din yon, rape, no bail. Pero mabilis, dinisisyon na ng korte. Sabi ng korte, the evidence of guilt is not strong. So, pinayagang makapag-bail si Bong Navarro. Pero tuloy pa rin yung kaso, magdidinig pa rin yun. Ganun naman ang ibig sabihin ng ng bail. So, ito yung kay Laila de Lima. Ano? Ano bang kailangan para mapalaya siya para makapag-bail? Kailangan lang patunayan na the evidence of guilt is not strong. Hindi pa ba sapat ang mga ebidensya na yan para sabihin the evidence of guilt is not strong? Hindi pa ba sapat yun? Kaya mga kabunyog, ano, suportahan natin ang panawagang ito. Palayain na si Laila de Lima. Mga kabunyog, ano, ang simbolo ni Laila de Lima, ganyan eh. O yan. So palayain na si Laila de Lima. Mabuhay po tayo mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog.